Recap lang tayo dun sa vlog natin kahapon. Acquitted yung anak ni Boying Remulla doon sa illegal possession of dangerous drugs, ano? So acquitted siya doon. Pero let us be reminded na meron pang isang kaso na dinidinig para sa kanya. So although siya ay nakalabas dito sa illegal possession, non-bailable yun, pero dahil acquitted, nakalabas siya. Pero didinggin pa rin yung isa, which is yung importation of dangerous drugs. So yun naman ang kanyang didinggin. Pero mas lighter kasi na yun eh. Mas lighter na yun kasi dito sa illegal possession. So okay, let us, for the benefit of, for the sake of arguments, sige, tanggapin na natin. Kahit na yung sinasabi na dahil daw hindi raw alam at hindi raw kilala kung sino yung nagpadala, wala daw siyang freely and unconsciously alam yung pinadala sa kanya. Oh, kahit na questionable yun, di ba? Sige, tanggapin na natin. Questionable in a way na bakit hindi tinanong kung sino si Benjamin Hoffman? Bakit hindi sinama dito kung anuman ang sworn statement from the US counterparts regarding this? And then yung sinasabi na broken daw yung chain of custody. O, ibig sabihin, aanga-anga yung BOC, yung PDEA, aanga-anga sila kasi for how many years na maran silang na sa wata na mga illegal drugs na yan. Siguro napawalang sala din yung mga yun kasi hindi pala nila alam po ano yung proseso. Sige, accept na natin. Okay na. Within 3 months, okay na yun. Acquitted. O sige. Ngayon, dahil napawalang sala at yung prosecution, ibig sabihin yung PDEA, yung BOC, kung sino man involved dito, ano, na nagkaso kay Remulla, they have failed to present to the Las Piñas court itong grounds na ito na kilala o hindi, at yung chain of custody broken, bungi. Okay, ngayon hamunin natin si Juanito Jose Remulla III at yung kanyang tatay, of course, di ba? Hamunin nila bilang tatay, pagtanggol mo yung anak mo, hamunin natin si Boying Remulla ngayon. Anong hamon natin sa kanya? Kasuhan nila ang BOC, ang PDEA, itong mga officers in charge dito sa sinasabi nilang operation na ito. Hamunin nila. Hamunin natin. Kasuhan nila ito. Either negligence, grave misconduct. Kasi paninirang puri. Nasira yung puri ng isang Remulla. Hindi naman pala nila naayos ang trabaho nila. Mali-mali pala. Oh, di nasira yung pangalan ng Remulla dahil lang dito. Maalala nyo yung may sulat-sulat pa si tatay na kung ano man, ang ano ng anak, ayan natin, nagumulong ang batas to its own, ganun-ganun. Diba, makikita nyo yung aura ni Boying noon talagang mababa. O ngayon, balikan ninyo itong PDEA, itong si Yogi Ruiz, ang BOC, balikan ninyo sila. Bwiltahan ninyo. Kasi sinira nila ang pangalan ninyo. Oh, kapag, kasi ang tanong dito, kapag hindi ninyo sila nabwiltahan at binalikan o kinasuhan, I don't know kung grave misconduct ba yan, o negligence ba yan, o perjury, whatsoever, basta balikan ninyo. Kung hindi nyo babalikan, kung hindi nyo kakasuhan itong mga, ibig lang sabihin nito, meron na kayong pinag-usapan. Ibig sabihin, totoo yung nangyaring ganun, nahuli, pero dahil ikaw yung ama ng hustisya sa Pilipinas, baka meron kayong pinag-usapan. Otherwise, babalikan at babalikan mo yan. Diba? Ipagtatanggol mo yung nasirang imahe ng pamilyang Remulla. Yun lang ang hamon ng taong bayan sa inyo, Mr. Boying Remulla.